Nakakatuwa. Narinig natin yung tugtog ng taong bahay. Medyo napapaindak ako eh. Lalo na gumaganda yung araw pag nakita ko si Dr. Tommee rin siya. Good morning, Doc. Alam niyo, merong texture tayo. Nagtatanong tungkol din sa tinatawag na vitreous hemorrhage. Hemorrhage. Ano ba yun, Doc? Good morning muna sa Good morning. Ang vitreous hemorrhage ay pag dudugo po sa loob ng mata. Mismo? Yes, okay. Opo. So, na-discuss po natin dati, ang eyeball po ay bilog po. Doon sa likod na bahagi, meron po ng tinatawag na vitreous gel. At ito po ay nasa tapat ng retina. In front of the retina. Ang retina, may mga ugat po. Okay. So, halimbawa, ang topic natin is still sports injuries po. So, in cases of trauma, pwede po na magkaroon ng bleeding yung mga ugat sa retina. At ito po ay maaari po na lumabas at mag-cause ng bleeding doon sa area ng vitreous. Maaari magkaroon ng dugo po doon. Yun ang vitreous hemorrhage. Okay. So, yun ang isa sa pinanggagalingan. Opo. Pero ano pa po yung ibang na pinanggagalingan? Saan ba nakukuha talaga ito? Okay. Vitreous hemorrhage can be from any source of blood inside the eye na napunta po doon sa vitreous. So, any, halimbawa, yung karaniwan na tamaan. Opo. Okay. Yung bola, halimbawa po, or fist, or bat, anything. Opo, shuttlecock, pwede po yun. So, anything na tumama po sa mata that can cause bleeding inside the eye, dun sa likurang bahagi po, can bring about a vitreous hemorrhage. Ito po ay picture ng normal na retina. So, kung matatandaan po natin, yung ating mata, ito po yung side view, okay? Ito po yung likurang bahagi, ito po yung harapang bahagi. Yung orange part dito na membrane is called the retina. Okay. Ito po yan. Litrato po ito ng normal na retina. In cases of vitreous hemorrhage, ito po yung vitreous cavity. Yan yung gel na sinasabi natin. Diyan po napupunta yung dugo. Kapag halimbawa nasuntok or tinamaan nga yung mata, even with accidents. Halimbawa po yung nagmumotor na tumama po sila sa pavement, pwede po na magkaroon ng blood dito po sa vitreous. At ang makikita po natin later on, yung picture na malabo po itong retina dahil natatakpan ng blood. As in, parang, ayan, parang ito po, yes. Wow. So, kapag nilitratuhan, hindi na po kita yung blood vessels, hindi na po kita yung ugat, dahil natatakpan ng blood. So, ang symptoms po nito, maring ang ibang pasyente, sabi nila, mapula yung kanilang paningin. Dahil nga po natatakpan ng blood. Yes. Ibig sabihin, hindi lang pala doon sa tingin natin, kahit sila, parang pag may tinitingnan, parang meron ding reddish. Yes, opo. Yan po yung dugo. So, okay. The other things that they can notice will be floaters. Parang may lumulutang po. Akala nila insects, pero actually blood po yun. Mga clot na, lumulutang sa loob ng mata. Actually, nakikita nila reddish, pero yung mga floaters na yan, ano, white in color. Iba-iba po. Oh. So, some patients will see black spots. Kung halimbawa po, hindi ganito ka-diffuse yung blood, konti lang, pero nag-clot, pwede pong floaters na itim mang makikita. Iba naman po, cobwebs. Parang may agyo sa kanilang paningin. But in general, nakakalabo po ito ng paningin. So, ito naman po, ito po yung iris. Diba? Yung brown part, yan po yung itim o yung brown part ng mata. In this case, pinabuka po yung pupil, kaya maluwag po siya. Malaki po. So, ito po nasa likod, nakikita natin yung mga ugat, yan po yung retina. But in front of it, merong blood clot. So, a patient with this kind of hemorrhage might see, may defect po siya talaga sa paningin. May isang black spot dun sa paningin na wala siya makita dun. Dahil nakaharang yung dugo. Ayun. Opo. So, yan po, sabi niyo, pagkatinamaan lang, or, pero meron ba bang ibang pinanggagalingan? O biglang pag nagising ka na lang, namumula, yan ba ay what form o anong usually, klase? Usually, sa labas nga ng mata, kung may vitreous hemorrhage, maaring hindi po yan mapula sa labas, maaring mas, ano po, severe ang itsura sa loob ng mata. Pwede po itong makuha
nakukuha din from diabetic retinopathy. Oh, so meron kung may sakit din, pwede rin pala. Yes, okay. Yes. So, pwede po na ang mga blood vessels ay pumutok in cases of patients na meron ng diabetes or hypertension, pwede po na mag-bleed into the vitreous. Ito po, ang pinapakita naman ay ultrasound ng mata. So, normally, ito po yung retina, po, normally, itim lang po ang makikita po dito. But in the case of a vitreous hemorrhage, may makikita po na blood dito. Okay. And usually, kapag naka-upright ang pasyente, nasa baba yung blood. Kasi by gravity, bumababa. Diba ba? Kaya makikita nyo, nandito po siya sa bandang baba. So, patients with vitreous hemorrhage, when they wake up in the morning, syempre nakahiga. Nakahiga po tayo when we sleep. So, kalat po sa loob yung blood. Mas malabo ang paningin kapag sa umaga, kapag bagong gising. Pero eventually, nagki-clear. As the day goes on, dahil upright po ang position ng patient, bumababa po yung blood, nagki-clear up yung taas na bahagi ng vision. Yeah. Is it advisable, Doc, na pagka may ganyang case, sabihin, pag matutulog kayo, huwag masyadong naka... Definitely. Isa po yun sa ating mga treatment for vitreous hemorrhage. We put patients on high backrest. Okay. So, mga 45 degree angle lang po ang higa. Hindi po yung flat na flat. Na po, hindi din naman upright na 90, kundi 45 degrees. Mataas po ang unan. Okay. Now, usually, ang vitreous hemorrhage po will clear up on its own. Okay. We can give it up to 3 months na kung sa pong ma-absorb ng katawan yung dugo. Kaya lang, kung 3 months na, hindi pa rin po nawawala yung dugo, pwede po ito mag-cause ng pagpepekla dun sa loob. Mismo ng mata. Kaya ang retina pwede ding matuklap. Pwede din po na mag-cause ng glaucoma, yung vitreous hemorrhage. Kasi yung mismong blood cells na to, nakakabara po dun sa drainage ng mata. Dito po yun, dyan, sa drainage. Kapag nagbara po yan, yung tubig sa loob ng mata, naiipon ang naiipon, iba po yun sa luha, tumataas yung pressure. Kapag nangyari yun, pwedeng mag-lead to glaucoma. Yung pala yun, yung pressure sa loob ng mata. Yes. Okay. So, kapag tumagal po yung vitreous hemorrhage, yung blood dito po sa likod, maaari pong operahan na po ito ng isang retina and vitreous specialist. Ang ginagawa po nila, they have an instrument called the vitrector. Yun po ang nag-chop up dun sa mga blood clot at saka sa vitreous, hinihigo po palabas. Ito naman po, palibasa, alam natin sa loob ng mata, syempre madilim, kailangan may ilaw po na ginagamit. Para makita ng gusto. Yes. O, pagka ganyan ba, Doc, doon sa isang pasyente na merong vitreous hemorrhage, yun ba merong masakit sa kanila or bothered lang sila because of yung paningin nila medyo yung kapula? Blurring of vision lang po. And pero the floaters, yung pain wala naman. It's painless. Painless po ito. Unless nag-develop na po ng glaucoma, in which case mataas yung pressure ng mata, yun po, pwedeng mabigat ang pakiramdam, pwede din magka-headache. So, these are things that need to be checked. Halimbawa po, nagkaroon ng trauma sa mata, kailangan po complete eye exam. At kung paano nakita natin kanina, nakadilate yung pupil, ginagawa po yun ng inyong eye doctor, pinapatakan ng gamot para bumuka yung pupil at makita yung retina, yung sa kabuuan, kung kamusta po. Ayun. Yes. Yung mga ganyan, syempre, gusto nating maiwasan, pero meron ba kayong pwedeng sabihin sa mga katambahay natin? Paano ba ito hindi mangyari sa atin? Opo, of course, mag-iingat po tayo kapag nagsusports activities. Yan ang number one cause niyan. In younger people, like in people age 40 and below, the main cause for vitreous hemorrhage is trauma. Activities niya. Yes. So, kailangan po magsuot ng eye protection, lalo na kung meron tayong ball or bat, yung mga ginagamit sa sports, ano po, which make it a high-risk sport for the eye. Kasi pwedeng tumama sa mata. So, pinakamaganda, meron pong sports goggles na suot. Naalala ko yan, lagi niyong nire-require, lalo na sa mga naglalaro na merong interaction, di ba? Yes, mga racket, bumabat. Yes. Ako eh, nangyari na sa akin yan, buti lang hindi tinamaan mismo sa mata. Sa badminton, di ba? Eh, pagka ganyan eh, dapat lang talaga paalala
malay po na pwede talaga maging prone tayo na magkaroon ng ganyan pagka tinamaan. Kaya iniisa-isa po natin, by Mylene, from halimbawa, shuttlecock. Sa dami po ng bahagi ng mata, di po ba, inumpisa natin dati sa labas, pwedeng magka-hemorrhage, pwedeng magkahiwa po dun sa harap, pwedeng magka-gasgas, pwedeng magka-foreign body. Pagdating sa loob, ito po yung recap ng ating mga natikap, pwedeng magkaroon ng bugbog po, yung itim ng mata, yun po yung iritis or uveitis. Pwede din po next, itong lente, pwedeng maging katarata. Tapos, today po, yung diniscuss natin, andito na po tayo sa bandang likod, opo, yun yung vitreous hemorrhage. So, sa susunod po, ang i-discuss naman natin, yung pinakalikod na. Ano yung pwede niyang maging effect dun sa retina mismo? Okay. Opo. So, ito eh, parang nagkaroon tayo ng idea dun sa mismong anatomy ng mata. Yes. At napakaganda kasi, para na tayong binibigyan ni doktor ng lecture. Ano po tayo? Magiging mini eye specialist. Kasi iba yung pagka may tinanong, kahit paano nasasagot natin based dun sa mga dinidiscuss po natin dito. Baka po may mga tanong po ang ating viewers, kung hindi man today po sa darating na linggo o mga darating na linggo, pwede po nating sagutin. Ayun. Kung may mga tanong po. Kaya naman ini-encourage natin kayo, mga kataumbahay, na kayo po ay mag-text, no? Kasi kung hindi man yun, at least pagka Thursdays, normally nandito si Doktora. At pero mabagitan na kung paano ginagamot. Pwede mabigyan ng idea paano ginagamot ito? Or napag-usapan na natin? So usually, it will clear at a rate of 1% per day. So, if you think about it, within 3 months nga, pwedeng halos nag-clear up na po siya. But there are cases, halimbawa, lalo na yung mga diabetic or merong systemic problems, nag-re-bleed. Ay, naku. Umuulit po yung bleeding. So, halimbawa, tinamaan medyo diabetic, mas mahirap po, opo, ang healing. So, the blood sugar has to be very well controlled. And then, the problem should be addressed right away. Kasi the longer you let it drag on, pwedeng less yung chance na makarecover ng good functional vision. So, yung bottom line pa rin eh, dapat inaagapan. Opo. Magpatingin right away. Yes. At kahit, halimbawa, diabetic, kahit wala pang nararamdaman, kahit once a year po, magpa-check. Lalo na po, kung 5 years nang may diabetes, due na po talaga na mag-undergo ng dilated eye exam. Yun po, para ma-check yung retina. Nako, napakaganda niya. Kaya huwag niyong pagwawalang bahala. Yun lang yun, Doc. Yes. At thank you very much ulit, Doc. Thank you for having me. Our pleasure. Always naman our pleasure na pagka magpapatingin na lang, katulad ni Doc ang titingin, syempre parang lilinaw agad ang mata. At kung wala po, hindi nalilinaw para ganun yung opinion. Ayan, thank you very much again, Dr. Tommee, Tayengco. At sa mga susunod, sana makasama namin kayo ulit para ma-enjoy naman at matutunan mabuti ng ating mga kataumbahay. Thank you po. Ayan, mga kataumbahay, pagkatapos ng ating pag-uusapang ito, yung katulad ng sinabi natin, yung Zumba time nga with Miss Divine Montero, siyang ating Zumba instructor, together with yung ating mga kataumbahay. Kaya walang aalis, dyan lang kayo at join na kayo sa pagsusumba.